ating panauhin po ngayon sa ating sa ating studio. Siya po ang presidente ng Center for Holistic Alternative and Restorative Medicine o CHARM. So, syempre, at isa po siyang Doctor of Family Medicine and Holistic Health. At member din po siya ng American Holistic Health Association. At ganun din po, miyembro din siya ng American Public Health Association at marami pa pong iba. Yan po ay walang iba kundi ang napakasipag. So ayan na si Dr. Anacleto B. Millendez. Magandang umaga po sa inyo, Doc. At una po sa lahat, maraming salamat sa pagpapaulak nyo dito sa aming studio. Magandang umaga, Brenda. And of course, magpapasalamat din tayo sa Radyo Inquirer for inviting me again here. At magandang umaga din sa ating mga listeners. So ayan mga ka-angel. Aha. Ang boses ni Doc, ano pang radyo? Mukhang mawawalan ako ng trabaho. Oo, malay mo naman, makasama natin si Doc muli dito. Bakit hindi? So ayan mga ka-angel. Doc, bakit po kayo tinawag na people's doctor? Well, half of my medical practice, o siguro since medical school, na-involved na talaga ako sa community work, no, through medical outreach program. Mm-hmm. So, lalong-lalo na yung mga nasa liblib na lugar, mga depressed communities. So, when I had the chance to establish my own foundation, the Beautiful Heart Foundation, umiikot-ikot na ako sa buong Pilipinas to conduct these medical outreach programs. So, Beautiful Heart Foundation. Bakit po din tinawag na Beautiful Heart Foundation? At kailan po kayo nag-start dito, Doc? Okay, medyo sentimental ang background yan. Sabi na nga, yan. Huhugot tayo niyan. Magaling ako magpahugot. Ang pangalan ng nanay ko kasi is Corazon Belleza. Pag tinranslate mo yan sa English, that means Beautiful Heart. Wow! Corazon Belleza. 2 years before she passed away, parang naging regalo ko sa kanyang 80th birthday na maitayo itong foundation in her honor. So this was officially, this was registered with the Securities and Exchange Commission noong December 19, 2005 and then we launched this in Davao City on her 80th birthday, February 5, 2006. So we're almost like 11 years now. Ah, okay. So, meron din kayong clinic sa Davao. Nag-start talaga kayo sa Davao. Exactly, oo. The concept ng outreach program sa Mindanao, nagsimula talaga yan. And then, when she passed away in December 2008, I move on dito sa Quezon City and then na-explore ko ang mga depressed communities sa Luzon, even in Visayas Islands. So marami talaga kayong natutulungan kasi hindi lang dyan sa probinsya. Ngayon, nasa kamay nila anak kayo. Oo. Dok, usong-uso kasi ngayon yung mga wellness at saka yung holistic center para po sa mga kaalaman ng lahat. Ano po ba itong ibig sabihin ng alternative medicine? Well, alternative medicine, ito yung parang complementary to the Western mainstream medicine. No? When you say alternative, parang option ng pasyente, no? Na subukan naman yung treatment approaches other than yung natuturo sa medical school. Okay. No? So, ito yung ina-accommodate natin yung ating traditional healing procedures, no? And also yung mga oriental medicine, that's also alternative. Yes. No? So, as a whole, this is now an integrative approach na pinagsasama natin through the CHARM or the Center for Holistic, Alternative, and Restorative Medicine. So, ayun! Oo, ano po ba yung mga ino-offer nyo dyan sa CHARM, Doc? Actually, para hindi ko makalimutan, the CHARM itself is an acronym, no? Mm-hmm. With the services. Like, C, number one, is chelation therapy. Chelation! So, chelation really is nothing but intravenous infusion. Yes, nasubukan ko na yan, Doc. When I was in Nevada kasi, meron akong friend na doctor doon sa Nevada, tapos nagpapakilation ako sa kanya. The idea there is really to provide fast nutrients, no, with that high dose multivitamin infusion. But more than that, we incorporate also a chelating agent in the fluid known as EDTA or EDTA. Now there are times na hindi naman kailang incorporate, but we can also deliver EDTA through the mouth, oral, or through suppository, through the anal. Pwede rin. Akala ko doon lang siya talaga. No, there are preparations also other than intravenous. Pwede rin siyang oral and
and suppository. So the idea also is this is a kind of a detox procedure. Para dahil, ma-detox yung mga pasyente. Yun ang una yung ginagawa. Pagka yung, yung pasyente na merong karamdaman, dinidetox nyo muna. Right. Dahil unang-una, napakarami na ng environment, no? Yung mga fumes, mga gases, nagka-carry yan ng metals. No? So, ang chelation is really to remove heavy metals in our body. Ayun! Doc, meron akong naalala eh. Oo, nung ano, nung, when I was in Nevada kasi, meron silang hair analysis. Ganon din yun sa mga heavy metal. Right, right. Oo. Meron din silang, meron din silang saliva, meron ganon. So, magkakasama po yan, iisa lang yun. Yeah, the problem is, na-inhale natin ito through the polluted air, no? Ang iba naman, nakakain din natin ito, no? With, in fact, even toothpaste, minsan merong mga kuhan yan, ingredients na toxic to our ganun body. Ganun ba? Oh. So, bukod po sa toothpaste, siyempre marami nakikinig sa atin ngayon, lalo na si, ano, si Alfonso Mata. Ayan, gusto niyang malaman, ano ba yung mga, may mga chemicals na harmful sa ating, ano, katawan? That's why, ang advice talaga natin sa ating mga consumers to really look at the ingredients from the toothpaste to the makeups to even the food, no, yung mga preservatives ng pagkain. Pati po makeup, Doc, meron talaga. Yes, yes. So just, you have to be very conscious about these things because little by little, pumapasok sa katawan natin yan. So, no wonder, tumataas ang incidence ng cancer, no, na multifactorial talaga ang cancer din, no, hindi lang natin sabihin na genetic yan. So, all these factors, the food that we eat, the air that we breathe, and you know that anything that goes to our body, even through the skin, no? We know the skin is also a way where we can ingest. That's why makeup included. Ay, Dok, wala na tayo. Wala na tayong lulugaran. Mag-iingat talaga. Mag-iingat. Pati mga lotion, mga makeup, may mga pagkain, pati yung ano, yung hangin natin. So the only way really is to have a detox program. Kaya nga pumapasok kami sa Charm. We have so many ways to detox. One of which nga is chelation. And when it comes to food, yung ating mga too much fats, no, na nauwi yan to cause atheromatous plaques, no, or atherosclerosis, mag-harden yung ating mga arteries. So that is why we have a lot of cases of cardiovascular diseases, heart attacks, and even strokes or brain attacks because of the accumulation of these fats together with the calcium, no. Calcium naman din ang talagang ang parang pinakakuan din yan. So the calcium in our blood vessels na nag-obstruct can be removed through IV chelation. So, ayun. So, ibig sabihin, Dok, kahit wala kang sakit, kailangan mo magpa-IV chelation? Because ang bottom line nito, mag-i-improve ang circulation ng ating dugo, no, when you remove all these obstructions. Some women go for IV chelation for beautification. Gumaganda ayun, yung kanilang skin. Kung wala ka namang sakit pala, ikaw ay gaganda. Rejuvenating. Nakakabata ang IV chelation. Okay. Now, other than IV chelation, another C, big C, dito cancer, ha? Big C is, meron kami dyan cosmetic and skin care. Ayun! Oo. And another way is to detoxify is the use of colonic cleansing. So kami yata ang isa sa mga unang wellness center sa dito sa Metro Manila na may mga bago kaming mga equipment, gadget, no, pagdating sa colonic cleansing. We call it colonic hydrotherapy. So aside from chelation, meron kayong colonic cleansing. Ano po pinagkaiba niyan dun sa enema? Halos pa, parehas lang ito, but the machine that we're using now compared to the old one is una-una volume controlled ito. No, it depends on how big or small the patient is. So i-adjust natin yung fluid na ipapasok sa lower gastrointestinal tract, no? So volume controlled, temperature controlled. So it varies naman. Ang iba ayaw nila sobrang init, sobrang lamig. So nakokontrol namin 'yan with the machine. And of course, the third one is pressure controlled. Kasi yung dati by means of gravity lang, no, pumapasok yung pressure. But this new machine of ours,
kung gusto namin palakasan yung pwersa at talagang gusto namin linisin, pwede. Tapos pwede nyo rin makontrol. Oo, makokontrol din yun. Ah. So, very effective siya in the long run. Oh, yeah. Oo. Now, another major thing na nagagawa namin is, sa letter H naman, pinupush talaga namin ang herbal medicine. Okay. Including our fruits and vegetables. So, ayun. Meron kaming mga siniserve dyan na fruit extract. So, meron kayo doon sa charm? Okay. It's either fruits or vegetable, minsan nahaluan ng kunting herbs to, you know, because of the antioxidant properties of all this food, no? So malaking bagay yan. In fact, meron nga kaming mga prescription of specific diets for specific medical conditions. So yan, malaki sa amin dyan, nutritional support, no? So ayun, tinuturo nyo rin yun at nagbibigay din kayo ng mga diet na gano'n.